mula sa St. Peter's College of Misamis Oriental Incorporated. Narito na ang istasyon ng third year BEd para sa radio-based instruction demo. Magandang araw mga ginigiliw naming mag-aaral sa unang baitang. Ito ang inyong paaralang panghimbabawid sa Filipino. Nagagalak ako na makasama kayo sa ating pag-aaral sa pamamagitan ng radyo. Ako nga pala si Binibining Jocelyn Aragon, ang inyong guro sa araw na ito. Inaasahan ko na nasa isang lugar kayo na komportable at maayos na naririnig ang ating broadcast. Sa puntong ito, nais kong kunin ninyo ang inyong module para sa unang linggo ng ikalawang markahan. Handa na ba kayo mga bata? Magsimula na tayo! Bilang panimulang gawain sa bagong aralin, bibigyan ko kayo ng isang maikling pagsubok. Dito ninyo masusukat ang dati ninyong kaalaman sa bagong aralin. Buksan ang unang pahina ng inyong module. Pakinggan ang kwento na babasahin ko at pagkatapos sagutin ang mga tanong sa pahina 2. Bilugan ang titik ng tamang sagot. Ang kwento natin ay pinamagatang Ang Inahing Bibi at ang Apat na Sisiyo. Ang Inahing Bibi at ang Apat na Sisiyo. Namasyal ang Inahing Bibi. Kasama ang Apat na Sisiyo. Nagpunta sa ilog. Masayang masaya sila. Babasahin ko muli ang ating kwento. Makinig ng mabuti mga bata. Ang Inahing Bibi at ang Apat na Sisiyo. Namasyal ang Inahing Bibi. Kasama ang Apat na Sisiyo. Nagpunta sa ilog. Masayang masaya sila. Sagutin na natin ang mga tanong. Unang tanong, sino-sino ang namasyal? Sa letrang A, Inahing Bibi at ang Apat na Sisiyo. Sa letrang B, Apat na Sisiyo. Sa letrang C, Inahing Bibi. At sa letrang D, Ilog. Sino-sino ang namasyal? Ang tamang sagot ay tama! Letrang A, Inahing Bibi at ang Apat na Sisiyo. Pangalawang tanong, saan sila nagpunta? Saan sila nagpunta? Sa letrang A, sa ilog. Sa letrang B, sa sapa. Sa letrang C, sa dagat. Sa letrang D, sa kanal. Saan sila nagpunta? Ang tamang sagot ay letrang A, sa ilog. Pangatlong tanong, ano ang damdamin ng Inahing Bibi at Apat na Sisiyo nang sila ay namasyal? Ano ang damdamin ng Inahing Bibi at ng Apat na Sisiyo nang sila ay namasyal? A. Malungkot. B. Masaya. C. Matamlay. O letrang D. Masigla. Ano ang damdamin ng Inahing Bibi at Apat na Sisiyo nang sila ay namasyal?
Ang tamang sagot ay letrang B. Masaya! Tama ba lahat ng sagot niyo, mga bata? Mamaya, may maikling pagsusulit ulit tayo, ha? Huwag mag-alala, dahil tiyak na masasagutan niyo itong mabuti basta't makikinig kayo sa ating talakayan. Alam niyo ba ang uri ng kwento na inyong napakinggan kanina? Buksan ang pahina 3 sa inyong module. Ang uri ng kwento na narinig kanina ay isang pabula. Ang pabula ay isang kwento na ang tauhan ay mga hayop. Ito ay kwentong pambata na maaaring kapupulutan ng aral. May mga salitang ginagamit sa pagtatanong at ang mga ito ay ang mga sumusunod. Una, ang salitang ano. Ano ay nagtatanong tungkol sa isang bagay. Halimbawa, ano ang kulay ng buhok mo? Pangalawa, sino? Sino ay nagtatanong tungkol sa tao. Halimbawa, sino ang papa mo? Pangatlo, saan? Saan ay nagtatanong tungkol sa lugar? Halimbawa, saan kayo namasyal kahapon? Ang pang-apat naman ay kailan? Kailan ay nagtatanong tungkol sa panahon, oras, o petsa? Halimbawa, kailan ka ipinanganak? Ang panglima naman ay bakit? Bakit ay nagtatanong tungkol sa rason? Halimbawa, bakit ka nakikinig ngayon sa radyo? Ang pang-anim naman ay ang salitang ilan. Ilan ay nagtatanong sa bilang. Halimbawa, ilan ang kapatid mo? Ang pang-pito naman ay ang salitang magkano. Magkano ay nagtatanong tungkol sa presyo o pera? Halimbawa, magkano ang baon mong pera? At ang panghuli ay ang salitang paano. Paano ay nagtatanong tungkol sa pamamaraan. Halimbawa, paano ka natutong magsulat? Natalakay na natin ang mga salitang ginagamit sa pagtatanong. Ngayon, magtungo sa pahina 4 ng module para masundan ninyo ang ating leksyon. Mula sa pabula na nasa ibaba, ipapakita sa iyo kung paano ang pagsagot ng mga tanong sa napakinggang pabula. Sundan nyo ang babasahin kong pabula. Ang pabula na aking babasahin ay may pamagat na Ang Kalabaw ni Mang Islaw. Ang Kalabaw ni Mang Islaw. Itinali sa puno ng anahaw. Hindi binisita ni Mang Islaw. Nakalimutan ni Mang Islaw ang pagpapakain sa kanyang kalabaw. Babasahin kong muli ang pabula. Makinig ng mabuti. Ang Kalabaw ni Mang Islaw. Itinali sa puno ng anahaw. Hindi binisita ni Mang Islaw. Nakalimutan ni Mang Islaw
ang pagpapakain sa kanyang kalabaw. Mga tanong. Unang tanong, anong hayop ang alaga niya? Anong hayop ang alaga niya? Ang sagot ay, tama! Kalabaw ang hayop na alaga ni Mang Islaw. Pangalawang tanong, saan itinali ang kalabaw? Saan itinali ang kalabaw? Tama! Sa puno ng anahaw itinali ang kalabaw. Pangatlong tanong, sino ang nakalimot sa pagpapakain ng kanyang kalabaw? Sino ang nakalimot sa pagpapakain sa kanyang kalabaw? Ang tamang sagot ay, si Mang Islaw ang nakalimot sa pagpapakain ng kanyang kalabaw. Tandaan na ang pagsagot sa mga tanong sa isang napakinggang pabula ay may pinagbabatayang mga naaayong tanong o pattern at hindi ito basta-basta lang na sinasagot. Halimbawa, sa unang tanong, anong hayop ang alaga niya? Ang inyong naging sagot ay, kalabaw ang hayop na alaga ni Mang Islaw. Ang kalabaw ay sumasagot sa tanong na ano dahil ang kalabaw ay isang hayop. Sa pangalawang tanong, saan itinali ang kalabaw? Sagot, sa puno ng anahaw itinali ang kalabaw. Sa puno ng anahaw ay sumasagot sa tanong na saan dahil ito ay isang lugar na pinangyarihan. Sa pangatlong tanong, sino ang nakalimot sa pagpapakain ng kanyang kalabaw? Ang sagot ay, si Mang Islaw ang nakalimot sa pagpapakain ng kanyang kalabaw. Si Mang Islaw ay sumasagot sa tanong na sino dahil siya ay isang tao. Ngayon, malinaw na sa inyo kung papaano sasagutin ang mga tanong tungkol sa isang napakinggang pabula. Handa ka na ba sa isa pang gawain? May babasahin akong isang pabula at sasagutin ninyo ang mga tanong tungkol sa napakinggang pabula. Isulat sa nakalaang patlang sa inyong module ang inyong mga sagot. Ang pamagat ng pabula ay Ang Pagong ni Aba. Ang Pagong ni Aba. Babae ang pagong ni Aba. Nabangga ang pagong ni Aba. Nasugatan ang bibig ng pagong. Narito na ang mga tanong. Unang tanong, sino ang may pagong? Sino ang may pagong? Pangalawang tanong, ano ang kasarian ng pagong ni Aba? Ano ang kasarian ng pagong ni Aba? Pangatlong tanong, saang parte ng katawan nasugatan ng pagong? Saang parte ng katawan nasugatan ng pagong? Pang-apat na tanong, anong nangyari at nasugatan ang pagong ni Aba? Anong nangyari at nasugatan ang pagong ni Aba?
Panglimang tanong, may pangalan ba ang pagong ni Abba? May pangalan ba ang pagong ni Abba? Maaari kayong magpatulong sa inyong mga magulang o guardian sa pagwasto ng mga tanong na ito. Makikita sa huling pahina ng module ang mga susi ng pagwawasto. Natapos na natin ang leksyon sa araw na ito. Nagagalak ako na nakasama kayo sa ating paaralang panghimpapawid. Inaasahan ko na magkikita pa tayo para sa susunod pang module. Ito ang inyong guro sa araw na ito na si Binibining Jazel Aragon. Maraming salamat sa pakikinig at magandang araw sa lahat. Hanggang sa muli, ingat!